to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people. Nilalamig na yung french fries, so dali na. Bakit asaya mo? Siyempre, there's so many reasons to be happy. So masaya ako. Siguro in love. In love? So kapag masaya, in love na agad. Oo. Ngingiti ka ba ng walang dahilan? Eh ba't ikaw? Ba't ganyan mukha mo, ha? Para ka nalugi ngayon, alam mo ba yun? May problema ka ba? Siguro, nag-away kayo ng girlfriend mo, no? Yun, yun yung problema ko. Kung kailan kasi mag-February, doon ako nawalan ng girlfriend. Naku! Hindi kita abot. Okay lang yan. Babae lang yan. Mag-french fries ka muna. Di mo kasi naiintindihan. Kung kailan magba-Valentine's, doon ako walang ka-date. Ganon? Oo. Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang. Magbiro. Then, joke lang. Joke lang. Alam mo, hindi lang naman ikaw walang kadate. Ako din wala akong kadate, no? Okay lang yan. So, wala kang boyfriend? Wala. Pero, masaya ako ngayon. In love ako kahit na wala akong boyfriend. Ano? Ba't ang gulo? Parang napakagulo naman yata nun. In love ka tapos wala kang boyfriend. Paano yun? Ay, ganito yan, no? Simula kasi nung nakilala ko siya, nagbago yung... Sino yung siya? Wait lang, no? Pakinggan mo muna kung gusto ko sabihin sa'yo. Ganito kasi yun. Nagbago yung pananaw ko simula nung nakilala ko siya. Alam mo yung feeling na kapag gigising ka sa umaga, excited ka na makausap siya, tapos kapag naiisip mo siya, kinikilig ka. And every time na maalala ko yung mga promises na siya sa akin, nabubuhayan ako. Kilala ko na kung sino yung sinasabi. Hmm? Kilala ko. Kilala mo na. Yes, tama ka doon. Siya nga, si Lord nga. Si Lord nga yung dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Alam mo yun, simula nung nakilala ko siya, nag-iba yung pananaw ko, na-realize ko na kahit na wala akong boyfriend, mararanasan kong maging masaya, mararanasan kong kiligin ako, mararanasan ko yung feeling na in love. Oo, nandun na tayo. Pero iba pa rin kasi yung ano, yung feeling na yung love mo, yung girlfriend mo, bagamat love natin si Bert, pero iba pa rin yung feeling na may girlfriend ka. Every Valentine's, nasa-celebrate mo yung love dahil doon sa girlfriend mo. Alam mo, ikaw kasi, akala mo sa tao lang mararanasan yung tunay na kilig, tunay na saya, tsaka yung feeling na ma-in-love. Why not try God? Yes, totoo naman, masaya talaga ang mahalin ng tao. Masasayang talaga tayo ng tao. Pero napatunayan ko na naiba talaga ang nadudulot ng pagmamahal ng Diyos. Pero paano? Paano ko mararanasan yung love na sinasabi mo na galing sa Diyos? So, ako kasi naranasan ko na gaya mo, na umibig, na magmahal ng tao, at syempre, mahalin din naman. Pero alam mo yung feeling na kulang, na there's something missing. Alam mo, hindi naman tayo pinagbawalan ni Lord na magmahal ng tao. In fact, naka-prepare na yung pinlalo na ni Lord, yung tao na para sa atin, yung partner talaga natin. Pero si Lord lang kasi talaga yung magmamahal sa atin ng perfect. Kasi sa tao, nabibigo tayo eh. Bibiguin tayo ng tao, pero sa Diyos, hindi.
Kaya love him first and he will give you the best partner that you would ever have. So, paano nga? Paano ko mararanasan yung love na sinasabi ko na yun? Desire mo na makilala mo siya, na maranasan mo siya, na buksan mo yung puso mo at isipan mo na siya ang papaghariin mo sa buhay mo. At doon mo mararanasan yung tunay na kaligayahan na matatagpuan lang sa presensya niya. Magkakaroon ka ng isang magandang relasyon sa Diyos. Sige, parang gusto ko yan. Paano mo gagawin ko para? Sige, ganito ha. Ipagpipray kita. Magpipray tayong dalawa. Sundan mo lang ako sa prayer, no? Okay, sige. Ang ma-in love, ang may ka-date, ang makatanggap ka ng mga sweet messages, at maranasan na may nagpapahalaga o nagmamahal sa'yo. Best feeling ever. Parang nasa isang romantic movie, no? Pero, sana, wag na wag nating makalimutan na ang pinakamasarap na klase ng pagmamahal ay ang pagmamahal lang ng Diyos. Madalas na natin itong marinig, alam na natin to. The best ang love ni God at mahalin si God. Pero ang tanong, nararanasan mo ba?